Bangko nito. Mga ka-PNM, tayo ay pupunta ngayon doon sa tinanim natin pinya. Kanina, nag-grass cutter ako sa gilid at meron po tayong mga nakitang mga bunga. Kaya gusto ko lang upong ipakita sa inyo. At meron po akong based akong experience na gusto pong i-share sa inyo. Tara! Kung inyo pong matatandaan, mga ka-PNM, tinanim natin ito nakita din nyo sa video. Ngayon, gusto kong ipakita sa inyo kung ano yung sinasabi ko. Tara! So yan yung pinyahan po, mga ka-PNM. Tinabasa natin dito sa gilid. So makikita ho ninyo, mayroong magagandang tubo, mayroong hindi. Yan po yung experience ko na sa aking pagpagtanim. At nakita ko rin na hindi sabay-sabay ang pamumunga. Tira, puntahan muna natin yung bulaklak. Ito po yung isa sa nagbulaklak ko, tabing-tabi ng daan. Nasasagi siya palagi. Siya pa yung naunong bumulaklak. Bunga. Tapos, dito sa kalagitnaan, hihira po mga kapine mo. Patina mo. Yan. So, ito. Ayun. Tapos, ito, nakakatuwa. Ang ganda ng kulay. Tutukan mo yun. Pulang-pula basta lalabas na yung mulaklak. Lapitan mo. Yan. Okay. Inikutan ko po doon sa gitna. Marami na rin po. Ngayon, ganito po yung gusto kong i-share sa inyo, mga kapinya, mga kapinim. Kung inyong mapapansin, di ba hindi po pare-pareho yung laki? Tama po yung ano, yung kumbaga sa umpisa pa lang, tama po yung aking iniisip na yung binhi, pag sobrang liit, wag nang ipilit itanim. Ay, kasi yung hindi nga gaano maliit, ay talagang hindi ko na sinali. Pero yung talagang medyo kumbaga bansot or reject na pantanim, dapat talaga hindi na po itanim kasi nasasayang lang yung space. Ang mangyari kasi, tinanim po natin yun dahil nga lahat yun binayaran. Iisang price, yung matino at saka yung hindi. Wala naman tayong magawa dahil lang dumating yung binhi ay mayroong sobrang liliit at mayroon namang malaki. Yan ang nangyari, yung banda dito sa gitna. Ayan. Pero yung pong maganda, magandang similya, ay talagang bunga na siya. Ayan o. Oh. Ayan. So, yung iba pong nagbipipin niya ay sa mga napapanood ko para sabay-sabay ay ini-sprayhan ng pampabunga. So ito po ay walang spray. Minsan lang po ako naglagay ng abono dito. Ano? Isang bisis lang po ako naglagay ng abono. Tapos yun nga sabi nila para daw matamis bago magbunga, abunuhan. Pero yun po kasi na-experience natin doon, ayun, mulaklak na ito. Doon sa may gilid ng bahay, hindi naman namin lagyan ng abono, pero sobrang tamis ng bunga. So ito, yan, mga kapin mo, yan, mga bunga na. Yan, halos tabi-tabi, meron. Ibig sabihin ay nakita na po natin yung resulta. Ayan, ito, medyo may kugon po. Nag-iba yung kulay. Ganun pa man, may bunga siya. Hindi lang natin alam kung malalaki yung ano yan. Ayan, yun ay nilinis ko po yung gilid.
Kasi yung mga pinakatabi ay talagang ano, talagang hindi na hindi magandang tubo. At inikot ko po kanina doon, talagang ano siya, marami na po talagang bulaklak. So, yun na po ang isishare ko doon sa mga nagbibinta ng mga similya. Ay sana wag naman isama yung ano, yung reject. Kasi dapat yung suhi yung pantanim sa isang puno na may bunga, at least sa isa, dalawa, tatlo hanggang apat. Kasi marami pong suhi yun eh, pang panlima at yung ano doon, minsan pang apat pa, maliit na. So hindi talaga siya magandang ano, hindi siya magandang pantanim. Ano? So ayan lang ko ang gusto kong i-share mga kapinim. So ang tabayanan po ninyo, nakakatuwa kasi nagbunga na po siya. Ayan. So thank you po. Ang susunod ko. Hey!